po si Jimmy Sumangkong, ang inyong Warang Babae 2022. Nagmula sa Davao City. Itong gown ko ay isang recyclable gown. At ang ginamit ko ay cortina, sako, mga papel, plastic cellophane, at mga plastic wrapper ng mga junk foods. Ito yung ginamit ko dahil isa itong recyclable at magagamit natin ito. Itong sako, ginagamitan natin ito, lalagyan ng mga damit kung wala tayong mga Dora bags. Wala tayong mga bag na pwedeng lagyan ng ating mga damit. Maraming ginagamitan ang sako. Bigas, mga damit, mga basura. Kaya importante ang ating sako. Mga papel. Ito ay recyclable dahil ang mga papel ay pwede natin gawing parol since malapit na ang ating Pasko. Kaya isa sa mga ginamit kong recyclable materials ng ating gown ay ang papel. At syempre, plastic wrapper ng mga pagkain, especially junk foods. Isa rin ang recyclable na ito dahil ang mga plastic wrapper ay pwede rin natin gawing parol. Pwede natin gawing disenyo sa ating mga bahay dahil alam natin malapit na ang ating Pasko. At ang last ay ang mga plastic cellophane. Ito rin ay ginawa kong recyclable materials dahil pwede rin natin itong gawing parol. Ginagamitan natin ito o pwede natin itong gawing parol dahil isa itong magagandang mga materials na pwede natin gawin. At syempre, marami din pwedeng gawin sa mga plastic cellophane. Lalo-lalo na pwede rin natin gawin or lagyan na natin mga basura. At syempre, ito rin ay hindi mawawala kapag tayo ay mamamalengke. Kaya, recyclable ito dahil ang nasa mga ginagamit kong mga materials sa aking gown ay kailangan ng ating buhay. Kaya, yun po ang aking mga recyclable materials sa aking gown. Tanghali, gabi, mga kabisuan. Ang suot ko po ngayon, isang recyclable gown na gawa sa sako ng bigas. At saka lumang kartolina, lumang CD, mga plastic cups, at saka mga sachet ng mga kape at mga chips. Ito po ang inyong Warang Babae, contestant number 2, Wonder Mom. Materials of the gown are the following: the plastic for this design, and this one the bubble wrap, and this one plastic, the red one, the blue one, the white one, and the inner portion of this recycled material is the sock. And I use these materials for its accessibility for me. And of course, instead of throwing it in the garbage, I can make it as a simple gown and make use of it. And for the use of this challenge, the recycled materials to be used in this gown. The red one is the plastic. The design for the flowers is the plastic. And thank you for this opportunity.
made to any creation by recycled wrap. Cookies can be used by hands heated only. Without the simple mystery, you see balloons with wrappings and a big ribbon at the back. This ribbon is made of old gift wrap, and I'm also wearing a headrest. It's made of drinking straw and a card. All my bags and gears with garbage, plastic garbage, a bag of soap powdered detergents, and a sack of jasmine rice meal that is grated drinking straw made of flour because it will be all parts of my cow. Girls also, I use raffle candies, biscuits, and curds. This is my simple recycle bag. I hope you like it. Thank you. Everyone, this is my recyclables materials presentation. This is garbage plastic as my gown, long gown. This is from the newspaper that I made like big ribbon and small ribbon. And also I have a leaves. And I have a gloves that I use this in the kitchen, but I need to throw this one, so I need to use it first. And this is from the cake platter. And last, roses from my father gave it to me as a gift last 2018 that they have a project. So this is made of paper. Made of a magazine's poster. So that's it. That's all my recyclables material. Good evening, everyone. Ako si Lin Lin. Ang napili kong costume, recycled costume, ay newspaper because it was very simple, don't need to extend money, and I want to show my knowledge or skill to create things, costume, by using this all recycled things. Thank you. Araw po sa ating lahat, ito po ang ating finished product na recyclable gown. Ang mga materials na ginamit ko po ay ito po, ang rubbish bag, ang kulay itim, o kaya lalagyan ng mga basura. At ito naman ang kulay dilaw na hugis manga sa pinaglumaan ng mga bond paper. Kaya kung bakit naisipan ko po na igupit ang manggang ito, dahil ito po ang ipinagmalaki ko sa aming probinsya, sa Guimaras. Ito po ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Kaya proud po ako na ilagay ko po dito bilang palamuti sa aking gown. Kaya maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.